Quitis, 5-star, at Cinturoni Udas. Ito lamang ay ilan sa mga babutok na ginagamit nating mga Pilipino tuwing sasapit ang bagong taon. Ngunit, ano nga ba at saan nagmula ang mga babutok? Ako po si Phil Guevara. At ako naman si Rose Peda. Ang paputok ay nakabalot sa papel na may mitsa sa dulo. Ito ay maaaring maliit o malaki at karaniwang ginagamit para ipagdiwang ang mga espesyal na okasyon. Ito ay nilikha sa bansang China noong 200 BC, bago pa man maimbento ang mga pulbura. Iba't iba ang mga paggamit nito. Maaaring para sa pagdiriwang ng bagong taon, Pasko, pagsalubong ng mga kaarawan, at iba pang mga okasyon na nagbabahagi ng kasiyahan at kaunlaran. Dito sa Pilipinas, ginagamit ang mga paputok dahil sa paniniwalang ito ay magbibigay ng swerte sa buong taon. May mga naniniwala din na ito ay isang instrumento upang mawala ang mga masasamang espiritu. Dahil dito, naging sikat ang paggamit ng mga paputok sa mga Pilipino, lalo na sa sapit ang bagong taon. Ang ilan dito ay ang Quitis, 5-star, Cinturoni Udas, Goodbye Philippines, at marami pang iba. Ang liwanag at kasiyahan na idudulot sa atin ito ay ang panganib na dala nito tuwing gagamitin at pipindihan natin ang mga ito. Ito na rito ang panganib sa ating kalusugan. Ayon sa Departing Hotel, tinatayang 900 hanggang 1,000 na tao kada taon ang nagbibiktima ng mga paputok. Marami ang nagsusukatan sa kamay, paa, at mata tuwing matatapos ang taon dahil lamang sa mga paputok. Ito din ang isa sa bakunahang dahilan ng pagkakulong ng katawan dito sa ating bansa. Kadalasang dahilan ng mga ito ay ang biglaang pagsiklap at pagsindi ng paputok na mababa ang dekalidad at paghawak ng nagamit sa paputok na akala nila ay hindi na muling puputok pa. Mayroon din namang nalalason dahil sa pulbura at nagkakaroon ng sakit sa baga dahil sa nakasusuklap na puso nito. Maaaring magkaroon ang mga napapaligiran ng utok ng matinding pag-uho, pagluluha, at pananakit ng mata o muling paglala ng sakit sa baga gaya ng asma. Ang mga nalalagay sa higit na panganib na dulot ng mga paputok ay ang mga nagdadalang tao, mga bata, at ang mga matagal ng may sakit na hindi na gumagaling. Gaya ng epekto ng utok mula sa paputok, ang nakadiimba na tunog na dulot nito ay ang nagpaparating din na masamang impluwensa sa ating katawan. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang pamantayan ng tunog na maaari nating marinig ay 60 decibels lamang tuwing umaga at 50 decibels tuwing gabi. Ang ingay ng paputok ay umaabot at kuminsan ay lumalampas pa sa 140 decibels. Nagiging problema ito dahil kapag lumampas na ng 85 decibels ang isang ingay, ay maaari na nito maepektuhan ang ating pandinig. Kadalasan na nito ay ang pagiging balita, pagkakaroon ng panandalian o permanenteng pagkawala ng pandinig, pagtaas ng presyon, at pagkakaroon ng problema sa pagtulog. Bukod dito, dahil sa magkaparehong tunog ng paputok at ng baril, maaari rin ito magdulot ng aksidente at takot lalo na sa mga lugar na maraming tao. Ang ilan ay partikular na epekto ng paputok sa ating kalusugan ay ang mga sumusunod. Tanso na nagdudulot ng iritasyon sa baga. Ang strontium naman ay nagbibigay ng sakit sa bato. Nitrate na maaaring makaapekto sa utak. Lead na nagbibigay ng matinding pananakit ng ulo. Cadmium na nagbibigay ng anemia at pagkasira ng bato. Zinc na nagdudulot din ng pagsusuka. Bukod sa kalusugan, nakakaapekto din ito sa ating kapaligiran. Ito ay dahil sa mga nagaganap na aksidente tulad ng sunog, banggaan dahil sa makapal na usok, ingay at polusyon sa ating kapaligiran.
Paano po ba tayo makakaiwas sa panganib na dulot ng paputok? Sundin ang mga batas at regulasyon na nakasaad sa bawat estado. Bumili ng mga paputok mula sa isang maaasahang tindahan. Bago sindihan ang paputok, tignan ang kondisyon ng hangin. Huwag gamitin ang mga paputok kung mayroong biglaang pagbabago ng hangin. Gamitin ang mga paputok sa malinaw at bukas na lugar. Ang mga batang nasa wala pa sa edad na 18 o 18 ay hindi dapat pahawakin ang mga paputok. Huwag gumamit ng alcohol kapag gagamit ng paputok. Gumamit ng pansindi na makakatulong upang makapagsindi ng tamang layo. Kapag ang paputok na sinindihan ay hindi pumutok, maaaring ito ay basa, hindi nakalagay ng maayos ang mitsa, o pwede rin namang mahaba ang mitsa nito sa loob. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat nating sundan ang mga sumusunod. Huwag ninyong susubukan sindihan o kalikutin ang mga hindi pumutok na paputok. Antayin ang pagputok nito sa loob ng kalahating oras, pagkatapos ay ibabad ito sa tubig. Gumamit ng mga pamprotekta sa katawan tulad ng salamin sa mata. Lagi maghanda ng isang baldeng tubig o fire extinguisher. Bago sindihan ng paputok, magplano kung sino ang magsisindi. Dapat ang magsisindi ay alerto at handa sa mga pwedeng mangyari. Para naman sa kaligtasan ng isang taong naharap sa aksidenteng sunog dahil sa paputok. Tumigil at gumulong kung nasusunog ang damit. Alisin ang mga damit mula sa lugar ng pagkakasunog at palamigin ito sa loob ng 5-10 minuto habang ang balat ay mainit pa rin. Ibalot ang napasong lugar sa isang malinis at tuyong bendahe. Kung may dumudugo, hawakan at diinan ang dumudugong parte ng katawan. Linisin ito ng maigi at balutan ng malinis na benda o tela. Masaya at makulay ipagdiwang ang Pasko, bagong taon at ang mga okasyon kapag gumagamit ang paputok. Ngunit, may mga inaidudulog itong mga panganib. Sunod sa aming mga paalala, ay maaari nating maiwasan ang mga masasamang epekto nito. Kami po ang nagsasabi. Maraming salamat po! Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you're worth, make 'em go as you shoot across the sky. Your colors burst, make
to hold after a hurricane. Comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night. Show 'em what.